The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay ipinadala ng isang nating tagapakinig. At ito ay tungkol sa isang babae na tinuruan ng kanyang lola upang manahin ang karinderya nito, kung saan nababalot ng misteryo ang timpla ng kanyang sikat na dinuguan. Nais kong ibahagi ang aking kwentong matagal ko nang itinatago. Wala akong intensyong takutin kayo sa pagkain dahil tungkol ito sa ginawa ng aking lola. Pakitago po ako sa pangalang Lydia at ang aking kwento ay nagsimula ng manganak ako. Karinderya ang tanging negosyo ng aming pamilya at ilang taon na din akong nakatoka sa pamamalengke at paglilinis dito. Nung buhay pa ang aking mga magulang ay tumutulong pa ako sa pagluluto. Nung namatay sila ay si Lola Edith na lang ang pwede sa kusina. Si Lola Edith ang nagpalaki sa akin at bumuhay sa akin. Nung nagbubuntis ako, ay iniwan ako ng aking nobyo at si Lola lang din ang aking karamay. Matapos kong manganak, ay napansin kong humihina na si Lola at siya mismo ang nagsabing mamanahin ko na ang karinderya. Itinuro niya sa akin ang tamang pagluto ng kanyang mga putahe, lalo na ang kanyang sikat na dinuguan. Ito daw ang sumalba sa amin nung panahong naghihirap kami. Sakto din na maraming naawa sa amin nung namatay ang aking mga magulang. Kinagabihan ay kinausap ako ng taimtim ni Lola Edith. May madilim daw siyang lihim tungkol sa kanyang mga niluluto at ihanda ko daw ang aking sarili. Idinala niya ako sa kusina at binuksan ang isang nakakandadong kwarto. Pagbukas nito ay halos masuka ako. Hile-hilerang katawan ng mga tao ang nasa kwarto at ipinaliwanag ni Lola na dugo ng tao ang kanyang ginagamit sa timpla niyang dinuguan. Ipinaliwanag ni Lola Edith na ginagawa lang daw niya ito para tulungan ako, lalo na't ako ay may anak na dapat buhayin. Nanginginig ako sa takot, ngunit kinalma ko ang aking sarili. Ipinaliwanag din ni Lola Edith na hindi siya pumapatay ng mga inosenteng tao. Umuwi akong takot na takot, ngunit hindi ko maalis sa isip ang pangongonsensya sa akin ni Lola Edith tungkol sa aking anak. Wala akong natapos at ang tanging alam ko lang ay manilbihan sa karinderya namin. Kung ako ay tatawag ng pulis at makulong si Lola, ay magsasara ang karinderya at bubuhayin kong mag-isa ang aking anak. Kumalma ako at hinarap ulit si Lola Edith. Bumalik ako sa karinderya at nakita kong natuwa si Lola Edith na tutulungan ko siya. Sinabi ko lang na gagawin ko ito para sa aking anak. At hanggat walang nasasaktang inosenteng tao, ay titiisin ko. Ilang araw niya akong tinuruan ng iba't ibang putahe niya. Tinanong ko siya kung saan siya kumukuha ng katawan ng tao at nagtaka siya. Naisip ko kasing baka ninanakaw niya ito sa mga punerarya o kaya naman may supplier ito na nagdo-donate lang sa kanya. Ngunit ipinaliwanag ni Lola Edith na may iba siyang paraan. Sinamahan ko si Lola Edith nung gabing iyon para alamin kung saan siya kumukuha ng katawan. Ang nasa isip ko ay kikitain namin ang kanyang supplier. Ngunit napansin kong tila ba paikot-ikot lang kami. Napahinto kami sa paglalakad nang harangin kami bigla. Isang lalaki ang may hawak na patalim at tinatangka kaming holdapin. Bala kong sumigaw ng tulong, ngunit pinuslitan lang ako ni Lola Edith ng kutsilyo
at binulungan na saksakin ko daw ang lalaki. Nagalit ang lalaki at sinunggaban ako nito bigla. Nandilim ang aking paningin at nanlaban ako dito. Hindi ko na namalaya na nakailang saksak na ako sa lalaki dahil sa gigil at takot. Hindi ko matandaan kung paano namin nadala ang katawan ng lalaki pauwi sa karinderya. Natauhan na lang ako habang nagluluto kami. Hindi ko namalaya na naihalo ko na pala ang laman loob ng lalaki dahil sa aking pagkatulala. Kinalabit ako ni Lola Edith at sinabing na ituro na niya lahat sa akin. Kaya ko na daw mag-isa ang karinderya at alam ko na ang mga lihim niyang sangkap. Hindi ako makatulog ng ilang gabi dahil sa aking nagawa. Hindi ako makapaniwalang nakapatay ako ng tao at gagamitin ko ang dugo at laman loob nito para ibenta sa iba. Naisip kong harapin si Lola para sabihin hindi ko kaya ang kanyang gusto. Nagulat ako nang madatnan siyang nakaratay na lang sa kama. Pinalapit niya ako dahil may huli siyang lihim na aaminin sa akin bago daw siya mamatay. Naluluha akong lumapit sa kanya, ngunit muntik na akong himatayin sa kanyang ibinulong sa akin. Siya daw ang pumatay sa aking mga magulang at sila ang unang ginamit niyang dugo sa kanyang dinuguan. Naaawa daw sa akin si Lola Edith at pinapabayaan lang daw ako ng aking mga magulang kaya niya nagawa iyon. Dahil daw sa timplang nagawa niya ay umunlad ang karinderya namin. Nanginginig ako sa kilabot at dahil hindi ako makapaniwala sa kanyang inamin sa akin. Itinuro din niya ang isang papel na nakasulat ang kanyang pangungumpisal sa pagpatay sa aking magulang. Matapos nun ay bigla na siyang binawian ng buhay. Bumalik ako sa karinderya at naisip na hindi ko kayang ituloy ang negosyong ito. Lalo na nang malaman kong ang aking mga mahal na magulang ay namatay para dito. Naisip kong ipasara na lang ang karinderya at itawag na sa mga pulis ang mga nagawa ni Lola. Nagpasalamat ang mga pulis sa akin dahil sa dami daw ng missing persons na nakalista sa sulat ni Lola Edith. Ipinakita ko sa kanila ang loob ng karinderya at ipinasara na nila ito. Naisip kong magbagong buhay at lumipat na ng tirahan kasama ang anak ko. Ilang taon na din ang nakalipas at malaki na ang aking anak. Hindi ko na ipinaalam sa kanya ang nangyari sa aming pamilya bago kami makalipat dito sa aming bagong buhay. Ngayon ay itinuloy ko pa din ang paglulutong itinuro sa akin ni Lola Edith. Alam ko ang tanong ninyong lahat. Gumagamit pa ba ako ng dugo ng tao? Ang tanging alam ko ay ito ang bumuhay sa karinderya ni Lola Edith at ang dahilan sa pagsikat ng dinuguan ni Lola.